Ayan, muli magandang gabi sa inyo mga kalapatids. 7:20 na ng gabi. So, masama yung panahon yan. Umuulan. Patilain muna natin para bago tayo pumunta dun sa yan, loading area. Sila walo lang yung kakarga natin ngayon dahil ayan, kaslata natin. Dahil yung isa may tama. May tama nung nakaraan. Pero maliit lang sa malat sa butche. Yung isa naman ay napisa yung anak. Yung tulog. So, sama yung panahon. Baka mga disgrasya. Kaya, na muna natin sinama. Mahirap na at kukunan pa naman natin ang panglaro sa south. So, pipripara na tayo para pagtila ng ulan ay makaalis na rin para maikarga na natin ulit itong ating mga warrior. So, sana makauwi sila bukas at yan. Sana ay gumanda na yung panahon bukas ng umaga bago sila i-release. So, ito lang muna mga kalapatids at doon na tayo magkita-kita sa loading station. So, ayan na nga mga kalapatids. Maglo-load na tayo. Ayan, load station. May payong. Sana maganda yung panahon. Ibababa lang natin to para yan. Iaano na natin sa loading. Ayan, ating mga ibon. Tapga natin dito. So, good morning sa lahat ng mga kalapatids. Good morning sa ating lahat. Yan, maganda yung panahon. Time check muna tayo. Oh, 6:01 na. So, nabasa ko kaninang alas 5 yung announce ni yung coordinator namin sa Kogyo na baka daw hindi announce yung time ng release ng mga ibon. So, minarapat natin na mag-aga. Baka biglang bumulaga sa atin yung ating mga ibon. So, yan. At ang sinama ko lang kagabi sa loading ay 8. No, hindi 10 kasi dapat laging 10 eh. Kaya lang yung isang ibon natin ay umuwi na mayroong konting sugat sa parting leeg pagitan ng butche. No, kaya hindi na muna natin siya sinama, pinahinga natin, baka sa susunod na lang. Tapos, yung isa naman ay napisa na yung itlog. So, baka madismaya pa. Dahil sama ng panahon kagabi, puro ulan. No? Walang tigil yung ulan dito sa Antipolo, kaya nagdalawang isip tayo na isama. Baka sayang naman yung inakay. Eh, kukunan pa naman natin siya ng lahi para dun sa ating south race. So, hindi ko rin siya sinama. Kaya 8 na lang din sila na niload natin kagabi. At sana ay patuloy yung ganda ng panahon. Yan mga kalapatids. Upang makauwi lahat nung inirelease sa Maykawayan. No, it's about 30 kilometers lang naman din ang layo. So, mabilis-bilis lang din yon. Kaya, mas minabuti na natin mag-abang-abang ng mas maaga. Ayan. So, update ko kayo sa mga susunod pa, mga kalapatids. No, balik ako kayo.
So, ayan po mga kalapatids. Sayang dahil 6:38 dumating na yung dalawa. Pero ayan, tumambay na sa bubong, nag-ikot pa. Ayan. So, ganun talaga. Hindi natin oras ngayon. Kaya importante, nakauwi naman silang lahat. Hindi na ako aasa na ano pa, papasok pa siya. Dahil wala na. For 15 minutes na siya nakatambay sa bubong. Ayan. Kala 7 na. So, hindi na talaga siya bababa dahil dumating na rin yung ibang mga kasama niya. Ganun talaga mga kalapatids. At least nakauwi sila. Ayan. Nagtambayan na sa bubong. Yan si Pogi. Ano yung bilis niya nung uuwi nung nakaraan? Siya namang tambay niya ngayon. Mabilis pero tumambay. Ayan. So, wala tayong choice. Talagang ganun. Yun. At good luck sa mga nanalo sa araw na ito. So, yun lang mga kalapatids. Balik ko kayo mamaya. So, ayan na nga mga kalapatids. Dumating na yung lahat ng ibon natin na hinagis. No? Yung walo. Yan. So, sabi ko nga sa inyo kanina ay dumating yung ating dalawang nilaro. Bali, walo sila, dalawa yung nilaro natin sa pooling. Dumating sila 6:38. Kaya lang, nagtambay sila sa bubong. Ayan. Yan yung sticker ng isa. Hindi ko na siya inalis. Ito pa yung isa. Yan yung isa. Ayan. Ang bilis lumipad. Ang problema, nung dumating dito, kasi malamig yung panahon, at may ilang hamog dun sa bubong. So, nakasipsip sila ng tubig. So, yun. Nagtambay sila. Pumasok sila is 6:46 na. So, hindi ko na rin sila itinex kasi alam ko na wala na. Hindi na tayo mananalo. No? Pero, nice game. No, ganun talaga. Hindi sa lahat ng panahon aayon sa atin yung pagkakataon. Ang importante ay safe na nakauwi yung ating mga ibon at nasubok natin sila sa lipara, no? Medyo palayo na tayo ng palayo, Bulacan na, no? Sa susunod ay ganun pa rin, no? Hindi pa rin tayo gubago sa mga amigo natin na yan, no? Hindi man sila pinalad ngayong araw. Marami pang chance, no? Sabi nga nung isang kalapatid na si Jonathan, yung tagalabas sa ating matagal nang kakilala. Kakaalaman niya pagka medyo malayo-layo na yung lipad ng mga ibon. Kaya okay lang din. At least dumating sila dun sa inaasahan nating bilis. Na lang naging problema ay yung pagpasok. So marami pa talagang pagkakataon. Kaya baka susunod ay palarin uli itong ating mga alaga. Importante ay nakauwi yung ibon natin, mga kalapatids. So, sa mga kalapatids kong nag-load kagabi, no, sa KRPC. So, ang importante ay nakauwi at nasusubok natin yung husay ng ating mga ibon. Ayan. Kaya ganun lang, try lang ng try. Ganun talaga, no? Lahat kailangan ng mahabang paghihintay at tiyaga sa ating mga alaga, no? So, yan. Ang ating video sa araw na ito, no? Mula kagabi. So, siguro sa mga susunod, no? Ay aayon din sa atin, no? Kaya congrats dun sa mga kalapatids na nanalo sa araw na ito. Good job mga bro. Yan, at muli ay lahat mag-ingat, no? At happy flying lang, no? Masaya lang tayo dun sa ating pag-aalaga at support dun sa ating club, sa KRPC club, no?
itong ating ding coordinator sa Cogeo sector. Support support lang tayo mga kalapatids. So yan lang po sa umagang ito at iniiwan ko sa inyo ang biyaya ng Panginoon. At sa lahat ay mag-ingat po tayo sa pandemyang nasa sa atin sa panahon ito. So keep safe mga kalapatid and God bless.